Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. Ang pamilyang bagong lipat, ang nakakatakot na kwento ng purok ng mga aswang. Noong Mayo ng taong 2015, isang pamilyang nagmula sa lungsod ng Cebu ang napilitang lumipat sa isang tahimik na baryo sa Naga, Cebu. Sina Mang Berto, Aling Mereng, at ang kanilang dalawang anak, sina Giorgio at Ana, ay naghahanap ng mas maayos na buhay. Nais nilang makahanap ng mas murang tirahan, at nabalitaan nila ang tungkol sa isang abot kayang bahay sa isang purok sa gilid ng bayan. Ang tanging kakaiba lamang ay ang mga bulong-bulong ng mga tao tungkol sa lugar, tinatawag nila itong purok ng mga aswang. Hindi nagpatinag ang pamilya sa mga kwento. Para sa kanila, mga kwentong pamahiin lang iyon na hindi dapat seryosohin. Ang kanilang bagong tahanan ay malaki, luma, at medyo liblib, ngunit perpekto ito para sa kanilang mga pangangailangan. Walang kapitbahay na malapit, ngunit sila'y kontento na sa tahimik na kapaligiran. Sa unang mga araw ng kanilang paninirahan, tahimik ang lahat. Ngunit isang gabi, narinig ni Ana ang kakaibang kalusko sa labas ng bintana. Nang kanyang silipin, nakita niyang tila may aninong gumagalaw sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay. May mabagal na paggalaw, na parang may taong nagmamatsyag. Ipinagsawalang bahala niya ito, iniisip na baka hayop lang o marahil ang hangin. Ngunit kinabukasan, natagpuan ng kanyang ama ang mga kalmo sa mga dingding ng bahay, parang ang mga ito'y nilikha ng matutulis na kuko. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing gabi, naririnig ng pamilya ang pagaspas ng malalaking pakpak na parang bumubulong ng hindi maintindihang salita sa hangin. Si Mang Berto, na dating hindi naniniwala sa mga aswang, ay nagsimulang makaramdam ng takot. Lalo na nang isang gabi, bigla niyang naramdaman na parang may malamig na hangin sa loob ng bahay kahit na sarado ang lahat ng pinto't bintana. Nang siya'y sumilip mula sa kanilang bintana, tumambad sa kanya ang isang nilalang, isang matangkad na babae na may mahabang buhok, mga matang dilaw, at matutulis na pangil. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagmamadali itong nawala sa dilim, ngunit naiwan ang nakakatakot na imahe sa isipan ni Mang Berto. Nagsimula silang mag-usisa sa mga kapitbahay, at dito nila nalaman ang kasaysayan ng lugar. Ang dating mga naninirahan sa kanilang bahay ay dumanas ng parehong mga kakaibang karanasan, mga aninong gumagalaw sa dilim, mga kaluskaw sa bubong, at mga bangungot na tila hinahabol ng nilalang na may pangil. Sabi ng mga matatanda, ang lugar ay dating tirahan ng isang pamilya ng aswang na nagmana ng kapangyarihan mula sa kanilang ninuno. Hindi sila nakikita sa araw, ngunit sa gabi, sila'y nagbabagong anyo at naghahanap ng mga bagong biktima. Isang gabi, matapos ang maraming gabi ng walang tulog, nagdesisyon si Mang Berto na bantayan ang paligid gamit ang kanyang itak at rosaryo. Mahigpit ang kanyang hawak sa mga ito habang ang buong pamilya ay nagkukulong sa loob ng bahay. Bandang alas 3 ng madaling araw, narinig na naman niya ang mga kaluskaw sa bubong, na tila may mabigat na nilalang na gumagapang. Nang kanyang sinilip mula sa isang maliit na butas sa dingding, nakita niya ang isang bagay na hindi makakalimutan, isang malaking nilalang na kalahating tao, kalahating ibon, na may pulang mga mata, matutulis na kuko, at mga pakpak na animoy mas malaki pa sa kanyang katawan. Bigla nitong sinugod ang kanilang bubong, at nang halos masira ang kahoy na takip, sumigaw si Aling Mereng, "Magdasal kayo." Sabay-sabay nilang sinambit ang mga dasal na natutunan mula pagkabata.
Habang bumubulong ang pamilya ng mga dasal, unti-unting hamina ang ingay sa labas, at bigla na lamang naglaho ang nilalang. Sa takot na bumalik ang aswang, agad silang nagdesisyon na lisanin ang bahay kinabukasan. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng oras ang pamilya. Iniwan nila ang bahay at bumalik sa lungsod, dala ang kanilang takot at mga tanong. Hindi na nila nalaman kung ano ang sumunod na nangyari sa bahay o sa mga aswang sa purok na iyon. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi sila kailanman muling babalik sa lugar na iyon. Hanggang sa ngayon, ang bahay na iyon ay nakatayo pa rin, ngunit walang nagtatangka muling tumira. Ayon sa mga lokal, patuloy pa rin ang presensya ng mga aswang sa lugar, naghahanap ng mga bagong biktima na magiging bahagi ng kanilang alamat. Ang tanong, kung ikaw ang nasa lugar nila, mananatili ka ba o susubukan mo ring takasan ang sumpa ng purok ng mga aswang? Ang nakakikilabot na kwento ng Naga Cebu, purok ng mga aswang. Sa bayan ng Naga Cebu, may isang liblib na lugar na kilala bilang purok ng mga aswang. Hindi ito isang alamat o kwentong likha ng imahinasyon. Ito ay isang nakakatakot na katotohanan na paulit-ulit ng sinasalaysay ng mga residente sa loob ng maraming dekada. Nagsimula ang lahat noong dekada 2070, nang may mga ulat ng misteryosong pagkawala ng mga tao sa lugar na iyon. Isang gabi, noong Hulyo, isang batang babae na nagngangalang Lita ang hindi na nakabalik mula sa pagbili ng pagkain sa tindahan. Kinaumagahan, natagpuan ang kanyang katawan sa gilid ng isang bangin, animoy wala ng dugo ang katawan. Ang kanyang balat ay maputlang mapatla, at may mga marka ng malalim na sugat sa leeg, parang sinipsip ito ng hindi pangkaraniwang nilalang. Dahil dito, kumalat ang mga chismis. Sabi ng mga matatanda, sa likod ng mga naglalakihang puno sa purok na iyon, may mga nilalang na matagal nang nakatira, mga aswang na naghahanap ng laman loob at dugo ng tao para manatiling buhay. Noong una, hindi ito pinaniniwalaan ng karamihan. Ngunit habang dumarami ang mga nawawala at natatagpo ang mga bangkay, naging malinaw na may kakaibang nagaganap. Isang gabing madilim at malakas ang hangin, si Mang Tonyo, isang kilalang mangangaso sa baryo, ay napilitang dumaan sa purok matapos makipag-inuman sa kaibigan. Habang binabaybay niya ang masukal na daan, bigla niyang narinig ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng mga puno. Nang itaas niya ang tingin, nakita niya ang isang malaking ibon na animoy nagbabagong anyo, mula sa pagkakaroon ng mga pakpak, ito'y naging isang tao, ngunit may matutulis na kuko at mga matang nag-aapoy sa dilim. Sa takot, tumakbo si Mang Tonyo pabalik sa bayan, ngunit nararamdaman niyang sinusundan siya ng nilalang. Nang malapit na siyang makalapit sa kanyang bahay, biglang lumitaw sa harapan niya ang aswang, matangkad ito, may pangil na tila hindi pangkaraniwan para sa tao, at amoy bulok na parang nanggaling sa libingan. Agad na kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang krus na nakasabit sa kanyang leeg at itinutok ito sa aswang. Nang makita ang krus, humagulgol ito ng malakas, tumalikod, at naglaho sa dilim. Kinabukasan, isinalaysay ni Mang Tonyo ang kanyang karanasan, at dito nagsimulang maniwala ang mga tao. Ang mga residenteng malapit sa purok ay nagdesisyong lisanin ang kanilang mga tahanan at lumikas sa mas malalayong lugar. Mula noon, itinuring ng sumpa ang purok, at walang sinuman ang nangangahas na pumunta roon, lalo na't pagsapit ng gabi. May ilang manggilan nilang matatapang na taga-baryo ang nagtangkang sumubok bumalik sa purok, ngunit lahat sila'y may iisang kwento, may presensya ng kasamaan sa lugar na iyon. Ilang beses na ring may mga nagpunta para magsiyasat, ngunit wala pang nakakabalik na hindi binabagabag ng masamang karamdaman o mga panaginip tungkol sa aswang. Hanggang sa ngayon, ang purok ng mga aswang sa Naga, Cebu ay nananatiling misteryo at takot sa mga residente. Marami na ang nagtanong kung bakit patuloy ang pananatili ng mga aswang doon, at kung ano ang dahilan ng kanilang pagkakaroon ng malakas na kapangyarihan sa lugar na iyon. Ang tanong, handa ka bang subukan ang iyong tapang at pumasok sa purok ng mga aswang?
Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.